Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na talagang pinag-uusapan ngayon sa social media. Dito, mga kaldab, pinatunayan po na edited nga po itong mga picture na kumakalat sa El Nido, Palawan. Siguro naman po, mga kaldab, magiging kampante na po ang mga true-blooded Aldab Nation, especially yung mga nag-aalinlangan pa po, yung mga nagsasabi pa po na mag-move on na raw po yung Aldab Nation dahil ipinararamdam naman daw po ni Mengay kung ano talaga yung totoong relasyon nila ni Mr. Spotted. Eto na po mga kaaldab, binulgar na po. Common sense na lang po ah, sa mga taong hanggang ngayon e bulag at bingi sa katotohanan. At doon po sa mga komento ninyo, tama naman po ang karamihan. Tama naman po yung mga komento ninyo. Na talaga naman po may mga pagkakataon na sa bibig na po mismo at sa mga galaw na huhuli si Main Mendoza. Dito o doon sa mga... Pero lagi ko pong pinagpipilitan, mga kaaldab, for the sake of the mommies, mga titas, mga senior, na kumbaga pusong mamon po yan eh. Hindi po natin may kakaila na may pagkakataong magtatampo, may pagkakataong talagang masasabi natin na naglalabas po rin ng sama ng loob. Pero ano lang po yan eh, okay lang, normal lang po yan. Sabi nga po ng mga doktor, yung galit mo kailangan mong ilabas para makaginhawa ng pakiramdam. Kumbaga kasi kung hindi naman po ilalabas yan at kikimkimin yan, sasabog sa loob yan eh. Di po ba? Real talk to mga kaaldab. Pero sabi ko nga po, kanya-kanya po tayong desisyon. Kanya-kanya po tayong komento. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Ngayon pong inilabas na yung katotohanan, at pumutok na nga po ito sa social media na edited picture nga po yung kumakalat. Eh, kayo na po ba alam magkomento? Hindi po ba? Well, respeto na lang po sa mga taong mga bulag at bingi sa katotohanan na kailangan pa po talagang may marami pang maglabas. Kasi kung ako po ang naglalabas lagi at sinasabi ko pong edited picture, binabasag po tayo ng Armin. Sinasabi po nilang fake news daw po ako. Kumbaga kahit wala daw pong ibig sabihin ay ginagawan po natin. Eto, mga kaaldab, ipinost pa po ni mismo at nag-comment pa po mismo at talagang pinaviral niya pa po mismo. Well, common sense na lang po sa mga taong mga main fanatics. Bakit po ba kayo pumapayag na ganito po yung gawin kay Mengay? Literal na talagang, well, sabi ko nga po mga kaaldab, kung napanood nyo yung in-update ko na video galing pong Boracay na magkasama nga po sila Main Mendoza at Richard Polkerson, doon pa lang masasabi nyo na talagang may mali. Kasi kung naandyan nga po sa El Nido, Palawan, sila Mengay at Mr. Spotted, bakit wala pong video? Bakit hindi po sila gumawa ng maraming video para may souvenir o may i-upload po sila sa kanilang account? Hindi po ba? Wala eh. Hindi po ito katulad nung dati o hindi po ito katulad ng video nila Mengay sa Boracay na pagdating at pagdating pa lang. Eto hindi po, at ang pinakamaganda rito, halos yung karamihan po ng kasamahan nila sa Boracay, may mga kanya-kanyang video na nilabas. Ipinakita lahat sa True Blooded Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga panahon po nila Jude Palaboy at Mama Ebs, talagang piyesta ang piyesta po. Sa Twitter, yung mga video, mga talagang nakakilig moments ng dalawa sa Boracay. Real talk to, mga kaaldab, ito'y kuha lang po ng mga nakakasama po nila. Yung totally na talagang kaibigan ni Mengay at kaibigan ni Richard Polkerson Jr. Pero dito, wala eh. Di po ba? Wala po ni isa
na nag-upload o ni isa na kumuha ng video na kaibigan ni Mengay, kaibigan ni Mr. Spotted. Wala po, mga kaaldab. Real talk to. Ibig sabihin kasi, wala po talagang katotohanan at hindi po talaga sila pumupunta sa El Nido, Palawan. Kasi kung pumunta po sila, mga kaaldab, eh may mga video po nalalabas. May mga, kumbaga, marami. Hindi po ba? Doon pa lang po sa yate, pagbaba. Yung walang pinagkaiba kay Main Mendoza at Richard Polkerson. Pero wala eh. Hindi po ba? Wala po tayong nakita. Bakit? Well, common sense na lang po uli ah, sa mga Armin. Sa mga Main fanatics. Bakit kasi ang hilig pa po nilang gumawa ng issue? Hindi po ba? Katulad po ng mga fake news na kumakalat. Alam naman po nilang may mga lalabas at lalabas na tao para basagin po sila. Ako po, personal na pag nagbibigay ng update at sinabi kong fake news, marami nagre-react. Kaya ang ginagawa ko na lang po, mga kalda, pumupunta ako sa social media, sa Twitter, sa Instagram, naghahanap po ako ron. Ngayon, pagka may nakita po ako na sumasang-ayon po sa sinasabi ko at nagpapakita ng ebidensya at resibo katulad po nito, eh bakit ito hindi po nila mabatikos? Bakit ito hindi nila ma-question? Samantalang, kumbaga tayo, question na question. Di po ba? Samantalang dito nahati na yung opinion ng mga netizen. Ito po yung maganda dyan. Kasi hindi naman po sila true-blooded Aldab Nation. Hindi naman po yung iba dyan masasabi nating Aldab Warrior. Yung iba dyan, mga ka-Aldab, neutral lang. Kumbaga, tumitingin-tingin po sila at nagsasabing bakit nga ganyan yung ginagawa. Saan ka naman kasi makakita na may bukol sa may batok? Hindi po ba? Eh wala naman pong bukol si Mengay sa batok. Real talk to, mga ka-Aldab. Kaya, well, eto, kanya-kanya po tayong opinion at reaksyon. Ako, sa punto na to, mga ka-Aldab, hindi na po tayo pa, hindi na ako magkokomento ng mga, kumbaga, hindi na talaga kaya-aya. Kasi, kumbaga, lalo lang pong nadudurog ang mga army sa ginagawa nilang pagtatanggol, sa ginagawa po nila. Kasi, huling-huli na po sila eh. Ito na po yung ebidensya at resibo. Pero, manhid pa rin po sila. Siging post pa rin po nila, siging update pa rin po nila. Pambasag nga po raw sa Aldab Nation. Pero, sa tingin nyo, yung Aldab Nation nga po ba yung nababasag o sila? Real talk to, mga ka-Aldab. Siyempre sila, kasi sila po yung gumagawa ng fake news eh. Tayo, tumitingin lang. Tayo, eh, nag-a-update lang. Tapos, tayo pa po yung sisisihin nila kapag ka pumutok at naging fake news yung balita po nila. Real talk yan, mga ka-Aldab.